What's up, viewers? What's up, keepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Tara, samahan nyo ako sa panibagong vlog. Pero bago ang lahat, papasukin natin ang intro. Intro? Ang sabihin? Di mo alam? Pasok! So ayun guys, share ko lang sa inyo, meron akong biningwit ngayong araw, March 19 ngayon, eto mismo yung anniversary ng Arowana Keepers Philippines, kaya ngayon din yung naisip kong araw na biningwitin itong mga to, para madaling tandaan mo, kailan ko sila nabili. Okay, so ayun, sa mga matatagal na sa channel ko, alam nila na sobrang hina ko or kahinaan ko ang Stingray, talagang di ako nakakabuhay yun, I mean, nakakabuhay tayo, nakakapagpalaki tayo. Yung pinakamatagal ko, umabot ng 4 years mahigit. Pero kalaunan, namatay din. So, ganito yun guys, ang Stingray is isa sa mga masaselang isda. Actually, hindi naman siya maselan. Bawal lang siya sa tamad. Okay? So, aminado, mayroong mga cases na tinatamad ako mag-water change or sobrang busy ako, kaya hindi ako nakapag-water change. So, yun yung kailangan mong iwasan kapag gusto mong mag-alaga ng Stingray. Hindi naman sobrang sensitive na to the point na mag-miss ka lang ng 1 week, water change, mamatay na siya yung nabukas. Hindi naman ganun guys. Pero kung napapadala, siguro napapabayaan mo yung tubig, hindi ka nagtetest ng water parameters mo, nagugulat ka na lang, meron ng ibang nangyayari sa mga alaga mo. So yun, ayun yung mga isa sa mga dapat tandaan ng mga gusto mong pasukin ng pag-aalaga ng Stingray. Nabanggit ko kanina na marami nang namatay sa aking Stingray. So, kung di ako nagkakamali, siguro halos 20 na ang namamatay sa aking Stingray, guys. Hindi biro yun. Marami na. Simula noon nag-umpisa ako, ang dami. Ang dami ko nang naging Stingray. So, ayun. Hindi siya biro yung pag-aalaga ng Stingray. Pero makikita nyo naman yung mga merong mga successful Stingray breeders, Stingray keeper. Yan yung mga masisipag talaga sa water change. So yun yung ngayon, nagbalik Stingray ako. Gusto kong i-challenge yung sarili ko na alagaan ko yung water parameters ko. Mag-water change ako lagi. Isang challenge to para sa akin na sana mabuhay ko at mapalaki. So ayun guys, hindi ko napapahabain pa. Papakita ko sa inyo yung nabingwit ko. Okay? So tara, makita natin. So ayun guys, bago ko pala ipakita sa inyo yung mga nabingwit, gusto ko lang i-shoutout syempre si Master Lee. Si Master Lee yung shipper namin pagka may mga pinapadala kami provincial. So siya yung nag-deliver na itong Stingray na to mula Animal Alabang papunta dito sa bahay. Tapos ito pa ang nangyayari, share ko lang sa inyo. Pagkarating niya dito, wala ako kasi may liga ako. So wala ako dito sa bahay, pinalagay ko na lang sa kanya dito. Sabi. Ah, sige po. Okay lang po. Malagang maaasahan mo yan, mapagkaatiwalaan mo yan kahit ano pa yung ipadala mo dyan, kahit anong isda pa yung ipadala mo dyan, makakarating ng safe yan. Guys, so kung gusto nyo or naghahanap kayo ng shipper na maaasahan talaga, na mapagkakatiwalaan, walang iba, si Master Lee. Okay, lagay ko dyan yung profile para sa mga gusto magpa-ship. Okay, so yun guys, game, tara, ganito na gagawin natin guys. I-acclimate natin yung nabili nating Stingray. So ito ang mga kailangan ko: aerator, air hose ulit para dito to, tapos air stone. Okay, yun lang. Tapos kailangan ko pala ng tub. Ito, tub. Ayan. So kailangan ko ng tub. Dito ko sila i-acclimate. Ayan. Okay? So tara, umpisa na natin. So ayan guys, ito nga yung mga biningwit natin. Dalawang Stingray to pair. Albino pearl Stingray. So lagay ko sa tub. Ayan. Pakita natin. So nasa tub na siya. Ang gagawin kong acclimation, drip acclimation guys.
So, kukuha ako ng tubig dito sa paglalagyan natin. From dito, hindi nakita eh, no? Ayan. Dito tayo kukuha, guys, ng tubig. Drip system, okay? So, konti-konti lang yung paglagay. So, ayun, guys, nabanggit ko kanina. Drip acclimation ang gagawin natin. So, gagamitin ko yung hose. Ito, hose. Air hose. So, gagawin ko, kukuha ko dito ng tubig, unti-unti, papunta sa plastic nila. Okay? So, ayan, bubuksan na natin, guys. Buksan na natin yung plastic. Grabe, magbalot. Okay, nabuksan na natin to. So, dito natin gagamitin ngayon yung aerator. Kasi hindi mabilis na acclimation to, guys. Dahan-dahan lang. Yes, stingray. Okay. So, yun, na-aerator na siya. Buksan na natin to. Buksan mo. Ito dyan, nakaharangan mo yung camera. Okay. Yes. Oh. So, yun. So, ayun, guys, kukuha na ako ng tubig. Ito, yung hose na galing sa aquarium na paglalagyan nila. So, higop lang tayo. So, yan o, makita nyo, malakas yung tulo. So, hindi dapat ganyang kalakas, konti lang. So, tupi, ano nyo, tali nyo. Yan. Yan o, medyo patak-patak lang siya. Yan. So, timplayin nyo lang yung patak-patak. Hindi naman sobrang hina. Yan. So, yan yung drip acclimation. Ganun din yung gagawin natin dito sa kabila, guys. Hop, yan. So, itatali nyo lang para humina. Kasi pag hindi nakatali, masyadong malakas. Okay. So, yan. Pakita natin sa inyo, guys. So, ayan na sila. Ina-acclimate na natin. So, tumutulo lang unti-unti. Yan. Tapos yon tumutulo lang din. Yan yung drip acclimation na tinatawag natin. So dito, ma-acclimate na natin ang water parameters. Mas madali ito or mas effective to yung gantong klaseng acclimation. Okay? So ayun, guys, balikan ko kayo mamaya. Siguro mga 10 minutes to 15 minutes na ganyan lang. Tapos rock na yan, okay? So yun, guys, 30 minutes mahigit na nakalipas. Ito na, check na natin. So itong side na to, binawasan ko na yung tubig na ito. Kanina medyo mapupuno na siya. Ito, hindi pa binawasan. So ang gagawin ko, ilalagay na natin yung stingray, guys. Lagay ko muna dito sa tub para masukat natin. Okay? So hindi naman arwana to para tumalon. Pero syempre, hi. Pero syempre, ingat pa rin sa paggawa. Okay? So yun, gawin na natin. Tanggalin ko na tong hose. Yan, hose. Tanggalin na natin. Rock na. Rock na tayo. Yan, airstone. Tanggalin na natin. Yan. Okay? Lagyan na natin dito. Okay, game. So lagyan na natin, guys. Ito na. Yung, hindi ko alam kung ito yung female or male. Yan. Busin natin. Yun. Yung stingray, yes. So, kita nyo ba, guys? Ganda stingray natin. Yes, oh, ganda. So, yun siya, guys. Ang sukat niya, 5.5 to 6. Yun. Yung sukat niya. So, yun siya. Hindi natin alam kung female or male. So, sisipatin ko to sa ilalim. Kaya gininto ko rin para makita ko kung male or female. Ito ay male, okay? So, male to, guys. Sinilip ko male. So, pwede na. Lagyan na natin. Bawas lang ako ng tubig konti. Okay. Tapos, tutok natin yung camera. Camera dyan. Yan, oh. So, ang water parameters nga pala na ito, guys. Na-prepare ko na yan. 0.20 ang nitrate niyan. Zero ammonia. Okay. So, release na natin itong male. Okay. So, release.
Sa pag-release guys, okay na to kasi na-acclimate na nga natin, di ba? So, diretso na siya. Diretso na siya, pakawalan. So, yun. Dito na yung stingray. Yan, nandiyan na yung stingray. Dito na yung stingray dito. Kita niya? Okay, so, yun siya. Okay, next guys, yung isa naman. So, ito na. Ito yung female. Okay, suwatin natin yung female. Mukhang mas maliit tong female. Okay, so itong female ay mga 5 inches. Ayan. So ito nga pala mga albino pearl na to. So yun guys, tignan natin, sure natin kung female nga to. Okay, female nga, female nga. Sorry, di ko na napakita sa inyo. Pero female nga to, confirmed. Okay, pakawalan na natin. Female, release na natin. Ayan. Ayos. May female. Lapitan natin guys. Okay guys, so ayan. Ayan yung female natin, yung malikot. Female, nandun siya, naglalaro siya. Okay, sana walang maging problema. Tapos ito naman yung male. Ayan. Ayos. Sana maging okay at lumaki silang maayos. Ayan. So yun, okay na guys. Nakita nyo na ang bagong bingwit ko na tank mate ni Chi. So yun si Chi. Ayan, tsaka na natin i-update yan. Pero yun lang, si Chi lang to, tsaka dalawang stingray ang laman na itong aquarium na to. So yun, na-active siya masyado. Hindi ko alam kung may problema ba siya. Chi, huwag mo awayan please. Okay, so yun na. So yun guys, singit natin. Kinabukas ang video to. Ito na sila ngayon, kumakain. Grabe, condition na condition. So ang pinakain ko is beef heart na may aqua flask. Ito, kumakain. Ayan, kumakain. Goods naman, goods. Ayos, ayos. Kagabi kinakabahan ako, ayaw nila gumalaw masyado. Pero normal naman yun kasi stress pa sila. Okay? So yun guys, tapos na tayo. Nailagay na natin sa bagong aquarium yung mga stingray. Sa totoo lang, kabado ako. Kasi, ayun nga. Ayoko na mamatayan kasi ng stingray. Tsaka hindi biro yung presyo ng albino pearl. Medyo may kamahalan siya. Ang selling price nga pala niyan sa Alabang is 35,000 isang piraso. Okay, so pair, 70,000 albino pearl. Okay, so ayun, hindi biro yung presyo kaya medyo kabado. Pero na-i-prepare naman natin yung maayos, na-i-cycle natin yung maayos yung tank ni Chi, na-i-prepare ko yung water parameters. Isang linggo nang nasa 20 ppm lang yung nitrate niyan, zero ammonia lagi. Tapos halos every other day nagwa-water change ako dyan. So ganun lang, kailangan ma-maintain ko lang yung ganun. Siguro kahit twice a week lang na water change dahil malilip pa naman tong mga to. Monitor lang din ang water parameters. Tapos yun na, sana tumuloy-tuloy at kumain agad sila bukas. Tatry ko magpakain bukas kung buhay pa sila. Wag naman, joke lang. Buhay yan, manalig ka. Tiwala lang, buhay yan bukas. Okay, so ayun guys, sa mga gusto ng albino pearl stingray, meron pa rin available doon sa Animal Alabang. PM nyo lang sila. Ayun, sulit yan, albino pearl. Napakagandang stingray. So ayun, maraming salamat sa lahat guys. Hindi ko alam nararamdaman ko. Parang kabado ako na masaya ako kasi nabili ako uli ng stingray. Siyempre masaya ako. Kabado ko, hindi ko alam kung bakit eh. Preparado naman ako dun sa aquarium. Pero, ewan ko. Basta, bahala na. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko ngayon. So, ayun guys. Maraming salamat sa mga nanood. Kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng content, click nyo yung subscribe button dyan. Para updated kayo sa mga future uploads ko. So, ayun. Maraming salamat din sa mga matagal ng supporter ng Owen Arrow Keeper. Solid talaga kayo mula umpisa. So, maraming salamat. Bye-bye!